Yo, what's up? Kayo po ay nanonood ng Boy TV at huwag sana nating kalimutang mag-subscribe. Eto na po at sa wakas, balak na nga at hindi lang balak mga kapatid ang gagawin ng pagsasanib puwersa ng PBA at SBP. Kundi gagawin talaga nila na mas lalo pang tumindi ang ating lineup o i-upgrade pa ang mga malalaro na dapat isabak sa ating lineup para sa ating pambatong team na Gilas Pilipinas. Siguro naman eh napanood nating lahat kung paano pinulbos ang ating kupunan na Gilas Pilipinas sa FIBA World Cup. Dahil hindi nga tayo nakasungkit lang man ni isang panalo. At nang dahil nga dito eh samot-saring pangbabash ang inabot maging ng SBP at pati mga bawat malalaro. Sa social media nga ito inalahad ng mga panatiko na kesyo hindi talaga maayos ang ating sistema o dahil sa coach at mga malalaro na hindi talaga swak o walang chemistry sa paglalaro. Yan nga ang masaklap pa na inabot ng kupunan kaya nga ngayon ay aayusin na nga nila ito at mas i-upgrade pa para maging solid at maging competitive nga tayo sa mga international tournament at para hindi nga naman tayo pag-iwanan na lang ng ganon-ganon. Paano nga ba ito pwedeng mangyari? Aside sa tila magsasanib puwersa na nga ang PBA at SBP para bigyan daan ng mga manlalaro na mas madaling makapasok o makapaglaro. Siguro nang hindi magko-conflict para sa ating national team sa mga practice nila at makapili nga sa PBA ng mga nararapat para sa sistema na gagawin para sa ating national team. Dahil kung matatandaan nga natin, conflict nga para sa PBA na kunin ang mga malalaro dito dahil hindi pa tapos ang laro sa PBA. Kaya hindi basta-basta makakakuha ng mga manlalaro para sa ating Gilas team. At nang dahil nga dito, pagtutuunan na ng pansin mismo ng PBA at ng SBP. Ang mga opisyal nga mismo ng PBA at SBP ay magkakandak ng meeting para talakayin ang lahat ng naging problema natin sa World Cup. Gagawin nila at tatapalan ang mga butas na nangyari sa ating team. Simula sa preparasyon hanggang sa pagkuha ng mga manlalaro at maging sa pagkuha ng magiging coach na ipapasok para sa ating pangbato na team. At sisiguruhin nga nila na magkakaroon ng mas magandang preparasyon at mas magagaling na mga manlalaro para sa bagong sistema na gagawin ng kupunan. At syempre, maging sa naturalized player, ilalagay nila yung mas active nga daw. At malamang sa malamang, hindi na nga ito si Blatch. Mas nakaka-excite nga ito dahil papalitan nga ang lahat sa kupunan. Pero pwede din tayong hindi matuwa, lalo na ang mga panatiko ng team, kung hindi nila magustuhan ang mga kukunin para sa kupunan. Gayunpaman, dapat pa rin nating suportahan ang gagawin nilang pagbabago, diba? Mas upgrade o mas lalong malalakas pa nga daw na mga malalaro ang ilalagay nila. At para sa naturalized player daw matunog nga itong import ng San Miguel na si Chris McCullough. Malakas nga itong maglaro mga kapatid at dati din itong NBA player na naglaro sa Brooklyn Nets at Washington Wizards. At para sa coach naman mga kapatid, ang matunog nga daw na papalit para kay Coach Yang sina Coach Tab Baldwin at Jimmy Alapag. Ayon pa kay Coach Tab, willing naman daw siya. At si Coach Jimmy naman, ready din siya sa mga challenges na kakaharapin ng Gilas kung sakali nga na siya ang pipiliin. Para sa inyong mga suggestion or komento, ilagay lang po natin lahat yan sa ibaba at pabasahin po natin. Once again, pakilike and share mo na rin kapatid. At huwag kalimutan na mag-subscribe. Cheers!